Nagbabalik normal na ang Batanes ngayong palayo ng bagyong Betty. Hindi naman ito direktang tumama na minsala pa rin ang bagyo sa iba't ibang panig ng bansa. Habang ang hinatak nitong habagat, nagdulot naman ng mga kidlat na kumitil ng buhay. Saksi, si Jonathan Andal. Malakas pa rin ang hangin sa Batanes, pero unti-unti nang gumaganda ang panahon. Meron nang mga turista ang nagpapapicture sa mga tourist spot. Ang Basco Airport may nakaschedule ng flight bukas pabalik ng Maynila. Gayunman, kita pa rin sa baybayin ang malalakas na alon. Kasagsagan ng bagyo, tumama ang storm surge. Dahilan para mahati sa apat ang breakwater sa barangay Itbud sa bayan ng Uyugan. Sabi ng mga residente nung kasagsagan ng bagyo, yung alon mula rito sa Dalampasigan umabot hanggang dito. Sa may parting ito, ganun daw kataas yun. At ito pong nakikita yung ukha na to, bago lang daw ito. Kasi dati itong buhangin na to, diretso lang yan. Hanggang dito, pababa doon sa may Dalampasigan. Pero sa sobrang lakas daw ng alon, nauka niya ito at tinangay yung buhangin pabalik doon sa dagat. Yan eh, storm surge siguro. Yan eh, talagang yung 3 to 4 meters po yung lakas nun. Kung mayroong magbibigay sa atin ng pondo, kung matutulungan tayo ng ating congressman or si governor na ma-repair po yung seawall na po yun. May biyak din ang seawall sa Jura Fishing Village sa bayan ng Mahataw. Pero bukod dyan at sa ilang pananim na nasira, wala na masyadong pinsala ang bagyong Betty. Hindi kami hardly hit. Gilid-gilid lang ng Typhoon Betty ang tumama ho sa amin dito. Kami ay nagpapasalamat sa Diyos. Sa coastal areas ng Santa Ana, Cagayan, kinakabahan din ang mga residente dahil sa malalakas na alon. Sa barangay Palau, dahil sa taas ng mga alon, nilamon na ang bahagi ng kalsada. Problema lang, yung dagat, malapit na sa mga bahay-bahay. Dati po, maluwag pa po yun, yung banda roon. Ayun nga po, totally hindi na talaga makakalabas yung, ano, yung sasakyan. Dati may daanan pa yan eh, yung gilid ng rest house na yan. Pwede pang sasakyan, wala na nga po eh. Mag-iinspeksyon naman ang lokal na pamahalaan. Ayon sa PDRMO ng Cagayan, ilang bahay sa Santa Ana at Gonzaga ang nasira dahil sa bagyong Betty. A total of 12 totally damaged, 5 partially po. Wala ang pambili ng yero mo. Nakabalik naman na sa kanilang mga bahay ang mga evacuee. Sa Governor Bado, Dangwa National Road sa Kapangan, Benguet, landslide naman ang problema. Sa Cannon Road, nakuhanan pa ang pagbagsak ng mga tipak ng bato kaninang umaga kasabay ng ulan. Ilang residenteng malapit sa Cannon Road ang napalikas, pero meron ding nagpaiwan para magbantay ng mga gamit. Delikado sir, kasi naulog na yung mga kung yan eh. Yung mga bato, lumikas na sa kabila sir. Yung pamilya ko lang ah. Ayon sa Benguet PDRRMO, hindi madaanan ng ilang kalsada sa Bakun, Itogon, Kibungan, Kabayan at Tublay dahil sa mga rock slide. Sa Occidental Mindoro naman, isa ang patay at isa ang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa gitna ng epekto ng habagat na hinahatak ng bagyong Betty. Tama rin ang kidlat ang kumitil sa 17 anyos habang nangingisda sa dagat sa Nabas, Aklan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Makaigang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.